So mga guys, mag-check tayo ng ating tire inflation ng ating kotse. So una natin gagawin, pupunta tayo sa mga vulcanizing shop or sa mga gasoline station. So isiset muna natin, nasa 32 gagawin nating 28 pag kotse guys, so 28 settings natin. And then tatanggalin natin to lahat para guys, para patay-patay pag tumakbo, balanse no mga guys. So pipitinin natin to guys, no. Ayan, tatanggalin muna natin to, tapos natin ilalagay yan. Ulitin natin. Ayan, ulitin natin kasi nilabas yun na yung hangin niya. So 28 na. Dadagdag tayo ng 'yan. Pagtapos, atakpan natin. Pagtakip natin 'yan, lahat naman ito naman. Ayan. So isa naman siya. Tatanggalin natin yung pinakatakip sa pito. Ilalagay na natin. Ayan. Automatic naman yan guys, nabubuga ng hangin yung ating ano eh. Ayan. Kagandahan dito sa mga gasoline station, meron silang pinaprovide talaga na libre. Ayan. So malalaman mo yan kung 30 na yung ano niya, yung level niya. Ayan, dahil tumunog niya siya. Napansin nyo, tumunog na guys. So tatakpan na natin. Pagtakip natin, kampante na tayo. Sa ibang vulcanizing kasi mga guys, iba yung ano nila. Iba kasi yung kanilang panukat ng mga guys. So dito talagang accurate mga guys. So lilipat na naman tayo sa kabilang gulong. Ayan. So bubuksan natin ulit. Kasi bibiyahe tayo kaya kailangan talaga chine-check natin, no? Ang tire inflation. Ang level ng hangin ng ating gulong. Ayan. Oh, so na-reach na yung level, tatakpan na natin. Yan pala tandaan, tutunog yun doon guys. Malalaman mo din naman yan eh, kung kunyari, 28 yung settings ko, eh malambot pa, ginawa ko ng 30. Ayan, so mga SUV mga guys, ganun din, mga 30 to 32 lang yan, no, mga SUV. So depende mga guys sa inyong bigat ng sasakyan, no. Ayan. Naririnig mo ba mga guys? Ayan. So pagka umabot na ito, tumunog na guys. Oh. Ayan, tutunog na siya. Alright, so i-close na natin. Ayan, tuloy-tuloy lang ang... So ano na siya guys, no? Kumbaga level niyo lahat. Lahat ng ating gulong ay level na. So since na libre ang ating pagpapahangin dito, syempre ibabalik natin ng maayos. No? Ayan, pagbalik natin ng maayos yan, para pag may gagamit din naman, babalik niya rin na maayos. Diba? So yan, na-level na natin. Thank you for watching guys and have a good day. Maganda ang takbo ng ating sasakyan once na ito ay pantay-pantay ang tire inflation. Ang level ng ating hangin ng ating gulong. Napaka-importante yan mga guys ha. Kasi kung hindi yan na pantay-pantay, kabilang gulong malambot, kabilang sobrang tigas, hindi magiging ano yan, hindi yan smooth along the way kapag tayo ay tumatakbo. Yan sa Petron Gasoline Station mga guys, libre! O isan ka pa, o diba? Ayan, nag-start na tayo. Then, mag-aircon na tayo after na natin na-start. Mag-aircon na tayo dahil sobrang mainit. Mag-re-reverse na tayo kasi nakaharap tayo sa pader. Ayan. Reverse. So, letter R. Reverse, neutral, drive, slow, low. Ayan. So, meron sasakyan dyan. Kaya, kailangan be careful tayo sa pag-ating pag-re-reverse at syempre sisilipin din natin kung merong sasakyan sa likod para at least hindi tayo mabump sa other car. Ayan.
So, maraming salamat sa inyong pagantabay, pagtutok at panibagong ideas, no? Mga guys, na ang kailangan pala ang gulong natin ay level ang kailangan ng hangin ng ating gulong, mga guys, yung temperature pati yung iba, alam niyo ba mga guys, yung ibang mga sasakyan ay hydrogen ang nilalagay sa kanila mga gulong, pero mga guys kung very practical tayo mga guys, kailangan din naman yung natural lang na hangin. Okay? So, ayan ha. Kung kayo talaga ay car lover, ay malalaman nyo na kung ano ang mga ginagamit, iba't ibang ginagamit ha. Kung hindi nyo pa alam mga guys ha, hydrogen pwedeng gamitin ha, sa may ating gulong para maganda. Woohoo! Pero ang ating guys, hindi naman tayo maarte sa paglagay ng ating hangin ating gulong, kaya doon sa may gasoline station doon tayo nagpapahangin ating gulong. Ayan. Thank you for watching guys and have a good day.